Ngayon po ay lumipat po ako ng ibang kwarto. Nandito po si Jess ay kumakain pa eh. Kaya hindi BBM, kumakain. BBM. Oh, BBM kagad daw siya. Nandito pa po si... Dalawa na, si Jess, ano, Mr. Davis, Mr. Kapoy. Yan. Dito po yung aking daladalang papel na kung saan po ay nakasulat ang mga pangalan ng aking mga presidente. Oh, andito po si yung isang si Juan. Umupo ka eh, paano kita? Andito naman si tawag kita. Mr. Dennis Juan ka. Ay, ay. Nahihilo na ako sa iyo. Nahihilo na ng brother. Ay, ay. Ngayon po ay interviewin po natin siya ukol sa kanyang saloobin. Ayan, ano po masasabi niyo kay Mr. Na. BBM? Ayan. Ay, syempre. Ayan. Eh, sino pa ba yung magmamahal sa sariling bansa? Ayun. Subok na yung mga magulang nila. Uh-huh. Oh. Kaya BBM sara tayo. Ayun. Oh, ha? Sarang-sara dating. Oh, ha? Oo, talaga. Mainit lang, mainit lang. May pera na. Gagastos nila ng pera. Oh, so, ano ba ang masasabi mo kay Mr. BBM? Bakit siya ang iyong napipisil na iyong maging presidente? Wala lang iba eh. Ayun eh. Sa kanino ka pupunta? Uh-huh. Sino pa ba yung... Wala. Uh-huh. Wala kang mapisil-pisil na iba. Uh-huh. Adi, doon ka na sa dating anak. Ayun. 30 years. Na may nagawa na. Oo. 30 years. Walang... Kumbaga... Kaya yun ang hinahanaparap ng tao ngayon. Kasi may nagawa na eh. Oo. Hindi, ibig sabihin... Tapos dadagdagan pa ni BBM. Sa iyong pakiramdam, kumbaga... sa nagdaang ilang presidente, limang presidente na wala tayong nakita sa bansang Pilipinas na pagbabago. Wala. Buti na lang at ika nga, nagkaroon tayo ng isang mahal na presidenteng Mr. Rodrigo Duterte. Ang gano'n naging by one take pa yung siya po. Oho. Oho. Ngayon ay kailangan ibalik uli natin ang ating dangal ng Pilipinas. Alang-alang kay Mr. BBM. Ganun ba? Ganun ba? Oo. Eh ano nang masasabi pa doon sa apat na kandidatura yan? Si Aling Leni. Ano masasabi mo kay Aling Leni? Basta po, wala lang akong masabi. Isa lang yung... Isa lang talaga. Wala lang akong masabi sa apat. Sa mga mahabol pang... Hindi, ibig sabihin eh, bakit naman ayaw mo sa kanila? Kay Aling Leni, kay Aling Isko, kay Aling Lacson, Roy. Kay Aling Pacquiao, ano naman... Wala nang kuwala eh. Wala nang nakitang ibobotom itong mga to. Pagbabago yung nahalap ng Pilipino. Ayun eh. Wala nang nakitang... Sawaan na. Wala nang nakitang example na ginawa na pamilya nila, ganyan. Wala nang makikita sa kanila eh. Sino? Sinong... Wala. Wala nang ano. Yung, siyempre, tulad dyan, magtama. Siyempre, may nagawa siya noon, may nagawa siya noon. Oh, yun ang inahanap tulad mo sa gagawin niya uli ngayon. Mm-hmm. Eh, yung mga iba, mm-hmm. Meron ka bang... masasabi, no? Baga. Previous na nagawa ng mga... Oh, yung mga tumalakbang, yung lumalabang apat, kumbaga, ano masasabi mong pwede nilang ipagmalaki na nagawa na ng magulang nila? Wala, di ba? Wala, yun ang isang advantages, no? Oo, ni BBM. Mm. May susundan siya, di ba? May legacy ng susundan, sabi nga. Yung iba, baka doon palang aasa sa mga magiging advisor nila. Palang aasa kung anong gagawin ko, anong pamaganda. Kumbaga, baga sa iyong pakiramdam, halimbawa, sa apat na lumalaban, halimbawa, si Aling Leni, si Isko, si Lacson o si Pacquiao, aasa lang sila doon sa mga advisor. Hindi kagaya ni... Sa Vice President, huwag na kasi kita na yung... Ayun eh. Diba? Nakagreen ka, nakagreen din ako. Ayun eh. Tirada eh. Yun ang mga sinasabi nating ika nga eh... Wala nang ibang hahanapin pa, di ba? Nandun na eh. Talagang sabi nga ni Mr. Jess Baldog, eh, may pera na eh, gagastusin na lang eh.
Hindi nahahanapin pepere. Di ba? Saka para masabi natin kung talagang yung sinasabi nilang yaman ng Pilipinas ay maibigay talaga sa Pilipinas, di ba? Oo. Hindi yun eh. Pang sa sobrang mamahal ng mga bibigin ba? Tapos katulad nun sa Mindanao na dapat na kahit paano, pati ka man ang pinahawa doon sa kahit gasol man lang. Oh, hindi ba yung sinasabi nga nila? Lalo hindi ka po nga yung natural resources nung ibang magpresidente. Kukunin ko yung pera nung isa at itutulong ko. Makukuha pa sila ng pera ng may pera. Makukuha pa ng may pera ng may pera. Oo, oh, para lang maitulong. Salbahay, no? Ngayon, yung binabangit kong pera, pagkukuhanan, nasa kanya na mismo. Oo. Oh, gagastusin na lang. Gagastusin na lang. Yun. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi natin. Kumbaga, na hindi nahanapin. Hindi na kagaya ng iba na mauuha pa ng pera ng may pera. Yun lang. Oo. Oh, okay. Oo. Oh. Yun ang ano eh. No? Kasi, madalas nilang binabanggit, sisingiling ko si BBM. Ng 203 million para itulong sa tao. Uh-huh. Eh kung hindi pa magkasingilan, eh siya, o oh, sige, pagkain natin, meron nga siya ng pera. Baka itulong na ka niya, baka i-direct ka na. Hindi na ikukunin sa iba, sa sarili niya na. Di parang yung ano, parang yung nakapost dun sa Facebook na ang sabi, eh bakit daw hindi ro nagbabayad ng buwis si BBM? Eh, ang sabi naman ng isa, eh, bakit ba nasara yung network nyo? Di ba kaya kayo nasara yung network nyo, hindi kayo nababayad ng tax din? No, yung ABS-CBN? Hindi natin yata ng pinagmulan na eh. Sabihin, yun, meron ng mga kaso mga noon pa, eh... Naukat na lang noon, naukat. Oo, naukat na lang. Pero ang totoo nyo, nasa gobyerno na yun. Hinihintay na lang na makaupo siya para... Magastos ng magastos. Oo. Oh. Saka hindi, para malaman talaga natin kung yung sinasabing... Testament. Oo, oh, yung sa last will and testament ni late President Ferdinand Marcos na yung perang nandun sinasabi nilang naka-time deposit sa Swiss Bank, malaman talaga natin kung totoo. Bakit di natanong ni si Merchanko kung nung in-interview niya yun, ang sa loob niya eh, kututok ba yun o hindi? Kasi siya mismo naka-interview, di ba? Oo. Kaya alam niya kung totoo yun o hindi. Oo, kasi mararamdaman mo yun eh. Oo, kung totoo yun o hindi. Ba't ayaw ilabas yung gano'n? Oo. Kung hindi pa nakopya ng mga party ng mga BBM, hindi pa mailalabas. Ulit-ulit. Tapos, si Mechang po nag-interview. Ba hindi niya inuulit yun? Diba? Saka hindi, ibig sabihin, mayroon pang isang pangyayari na nung panahon ni Cory Aquino, bakit ipinagpapasira yung mga bahay, no? Nung mga Marcos? Yung mga Marcos, yung mga bahay nila, yung nasa Manila, bakit ipinasira ng mga ni Cory? Aba, pati sa Marbelis, Bataan. Ang kanta ng mansyon na yun, narating ko. Nung panahon ni Pangulong Marcos, yung isang bundok doon na malapit sa may pambakap at yung... Parang nakita ko yun eh, nasa bundok, yung mataas. Yung sa may mental hospital doon, sa may Bonifacio. Aba, Virgin Forest talaga. Tapos, ayun, yung bahay, nandun sa likod nun, nandun yung talaga. Nandun yung bakasyonan ng mga Marcos. Hanggang sa pinapasukan sa mga tao, pinabayaran sila. Yun nga ang nakapagtatake. Bakit kailangan sirain nila yung mga pag-aari ng gobyerno? Pag-aari na ng gobyerno yun. Kaya daw hinahanap na. Dahil ayaw nilang maalala eh kayong Marcos, sabi nga. Kaya ngayon nga sabi ni late President Ferdinand Marcos, anong ekang isipan meron kayo? Bakit gano'n, di ba? Buti nga, hindi pinatinag yung nasa eco zone, economic zone sa EPSA Marbeles. Doon yung isa pang kuha ng Marcos.
pinagawa niya, underground tunnel na sinihan, ganda. Uh-huh. Andun. Uh-huh. Yung sa Esilor. Uh-huh. Sa may kanto ng Esilor, tapos akit ka pa kanan. Andun, uh-huh. Doon matatagpon yung underground na sinihan. Kaya sa pa, yung kapili-pili ng tatay niya, hindi ginawa ng mga sumunod na presidente, siya, baka siya ang gagawa na. Siya ang makapagpapatuloy, no? Oo, oh, yung nuclear power plant. Oo, oh, hindi malayong ipatupad niya yun. Dahil... Yun. Kasi, ano yun eh, panya yun ng matatay niya yung proyekto. Habilin niya, habilin eh. Saka hindi, ibig sabihin, kagaya nga nung nangyayari ngayon, napakamahal ng lahat ng bagay sa atin sa Pilipinas. Pagkain, kuryente, tubig. Hindi naman kontrolaring mga effect niya sa pagbaba, di ba? Oo, kasi kung yun na yung sinasabi nila na pag-aari ng ating Pilipinas, yung tubig, yung kuryente, yung pagtaas ng gasolina, hindi kayo pwede magtaas na hanggang di pinapayagan ng gobyerno. Di ba, tinanggal ni Ramos yung power na yun, di ba? Si Juan, si... Tawag nito, no? Pwede tawagin doon tabako. Sa... Kay tabako na yan, hindi. Hindi tabako. Di man nila mabawi Juan. Yung... Karami. Hindi man nila mabawi. Ipinagbebenta yung Port Bonifacio. Ipinenta yung... Balibing. Marami nga eh. Kasi yan ang paraan para mabawi nila yung... Kasi ang nakikita yung power plant na yan, ang malaki, hindi bibitawan ng mga kuligar dyan. Ngayon, pagka meron na nuclear power, may kalaman na silang mas mababa ang presyo, baka ibalik na yan, mga Pilipinas sila ibalik. Saka hindi, hindi yan nakapagtataka nga doon sa atin sa Pilipinas, yung mga nakaupo sa gobyerno natin, nauupo sila sa gobyerno, hindi para tulungan yung mga tao eh, no? Nauupo sila sa gobyerno para pahirapan yung tao eh. At ang halatama naman eh. Ganun ang nangyayari sa atin sa Pilipinas eh. Kaya tama yung sinasabi ni Dali Gadon. Oo, si Mr. Gadon, oo. Ang tao ngayon, hindi na bobo. Oo, tama, tama. Di isa yan sa isa yan sa ano natin. Ipopoto na senador. Yan ang magiging ganun ng mga ng strength nila. Yan ang magiging sanggaran nila. Partner ni Marcoleta. Kaya lang dagdagan sila sa senado. Si yan ang mga dapat maupo sa senado eh, si Marcoleta, si Gadon, si Robin Padilla, si Bato, si Bato ano pa rin yan eh, di ba? Hindi pa siya tapos sa senador eh, no? Sa taong pa yata. Si Harry Roque. Si Harry Roque. Yan ang mga dapat maupo sa senado eh. Isa yung advisor niya. Sa torne yung Panelo. Si Panelo. Ayan, magaling yan. Yan, abuga. Advisor niya rin eh. Oo, advisor ni Presidente yan eh. Diba? Advisor niya yan eh. Yan, sabi niya, magaling ka, magaling yan. Ano yan? Panelo eh. Yan ang mga dapat maupo talaga sa Senado. Hindi yung... Sabi niya naman si Ilyas ha? Kasi yung ganda naman yung performance. Hindi, oo. Si Ilyas ha, okay rin yan. Oo, si Ilyas ha. Oo, si ano, si Pinyon. Si Manny Pinyon. Ayan, pasok yan. Kanina sa agrikulturan. Oo, Manny Pinyon. Ha? Ilan ba lahat? Dosi yan eh, dosi. Dosi silang mawawala, dosi yung mapalit. Saka itong si ano, si... Ang pangalan ito? Si Busita? Magaling din yan. Partilist yun. Partilist yun. Hindi, kahit na, sabihin, makatutulong. Partilist. Magaling na yun sa mga... Kasi pagka nasa kalsada... Pwede nang ibuto dito tayo, pwede nang ibuto yun eh. Kasi magaling yun sa talagang aparan yun. Pero kung ibabalik yung dalawa, si Tito Soto at si Lacson. Hindi, pwede rin balik yan. Kasi... Paano babalik? Nakakabalik nga sila BBM sa Kalizara. Hindi nga sila mananalo kay BBM sa Kalizara. Hindi, balita, uurong na sa pagtakbo si Lacson eh. Oo. Oh. Uurong na. Dahil... Nawala na. Hindi mo uurong. Uurong sa parang sa Lacson. Hindi, kasi si Lacson nga sa'yo, personada ko lang. Ah, personada ko. Kasi... Kita mo, ang performance sa Senado talaga ano siya, di ba? Hindi, ang pintas ko lang kasi naman, hindi naman sa ikangan, hindi naman tayo... Ako ibabalik ko yan siya, no? Hindi naman tayo pintasero eh, di ba? Sabi nga. Hindi ko soto, tsaka yun, no? Lakson sa pagkasenado. Hindi nga, eto nga ang punto nga, Jess, kumbaga, hagayan yan, si Lakson, si Tito Soto, si Drilon, yung mga matatagal... Hindi, yung mga matatagal... Hindi nga, ibig ko sabihin...
Ibig ko lang sabihin, ang tatagal na lang sa Senado. Pero wala silang maipakita sa mga tao na nagawa nilang proyekto. Yun ang ibig ko sabihin. Okay. Ang gusto ko sa kanila, kontra sila sa mga mali. Oo. Kahit na oposisyon, kumukontra sila pagka alam nila mali. Saka yun nga yun, sinasabi nga, ano, yung pa isang sinasabi nga ni, ano, ni Attorney Gadon, na yung pwesto sa Senado, eh wag niyo ano, wag niyo butasin yung upuan niyo, sabi. Nayayari yung termino niyo, wala kayong magpakita eh. Kaya pasweldo ng gobyerno, lalo na si Lenin, pinapagamit ng problem. Oh. Oh, ayan, may dumating ng big budget eh. Ayun, oh. Ayun yung isang ano. Ayan, oh. Ayun yung isang Hello, sa inyo lahat. Aha. Nakikita niyo to? Oho. Wala kayong nakikita. Patay tayo diyan. Patay tayo diyan. Delikado yan. May nakikita o wala. Eh ano yan? Multo yun. Patay tayo dyan. So, dito sa inyong lahat, na apat kayo dito ay, sino ang inyong iboboto? BBM. BBM. Eh, sulat mo. BBM tayo. Sulat mo dyan. Oh, apat. Lista mo, apat. Sulat mo, apat. BBM. Sulat mo. Ba't apat? Eh, apat kayo lang dito. Hindi, BBM kayo lahat eh. Hindi, akala ko si Totoy iba. Hindi, atas na si Lacson eh. Ah, yun. Diba? Ayan. Yun. Ngayon po ay nakaka... Ano na tayo? Nakakalima na po tayo ng na-interview. Ayan. Halos, ika nga eh... zero pa din, yung apat. Si Bombo pa rin po. Ang nangunguna sa... sa survey na ginagawa po natin dito po sa aming bilya, sa bilya ng... Kaya pagmanalo yan, uuwi na ako. Ayan! Nasaraling... magkatrabaho niya. Ngayon po ay... ito pong ginagawa... ginagawa ko po nito ay... ito po ay survey lang po ito. Hindi naman po kami naninira or ika nga eh... namumuliti ka. Ito po ay katuwaan lang po namin dito sa aming bilya. Parang sabi nga, meron lang mapagkwentuhanan. Ngayon, ngayon. Ito po ay sa bilya po namin dito sa Panda, sa Riyadh, Saudi Arabia. Yeah, yeah. Ayan po. Ayan, no? Ayan po. Katunayan po yan. Ayan, mga green. Hindi na raw po sila kailangan tanungin kung sino ang boboto nilang vice presidente. Kaya, sa kulay nila kami. Pero meron po doon sa kusina, kung may nakikita ro ba kayo o wala? Ha? Uy! May nakikita ba kayo o wala? Yes, musika na. Oh, grabe na to. Sauding Saudi to. Ayun eh. Dahil kasarado ko muna kasi magbubukas ang pasiyo ko ah. Ayun eh. Ayun eh. Siyada. Sige po, at hanggang dito na lang po muli ang aking interview sa aking mga mahal na kaibigan. Sa mga susunod na... hanggang sa susunod na pagkakataon po muli. At ika nga sila ay libre. Kasi madalang lang po yung magkasama-sama dito eh. Halos nasa biyahe po lagi yan. Kumbaga, ngayon lang po sila kumpleto rito sa kwarto nila. At sa susunod po muli na vlog na lang po uli. Maligayang araw po sa ating lahat at ingat po tayo lahat. Maligayang Pasko.